Sasabay ang bagyong Guring sa long weekend bago ang pinaghahandaang pagbabalik eskwela. Ang mga paghahanda sa bagyo at biyahe sa probinsya, tinutukan ni Bernadette Reyes. Ang City of Pines tila City of Rain din ngayon. Pero kahit maulan, inaasa ng Baguio City na maraming turista ang aakyat lalo't long weekend. Kita nga sa mga pangunahing kalsada sa Baguio ang bigat ng trapiko. Makulimlim at maambo naman kanina sa Kasiguran Aurora. Dahil sa bagyong Guring, bawal munang maglayag doon, pati iba pang mga aktibidad sa dagat. Ilang barko ang nakidaong na rin sa Kasiguran Port para hindi mapuruhan ang husto ng bagyo. Sa Batangas Port, nag-ikot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ngayong huling Sabado bago ang pasukan. Inaasahan doon ang dagsa ng mga magsisiuwian. May passenger assistance desk para alalayan ng mga pasahero. Iniinspeksyon ng bawat bagahe, pati mga dokumento ng mga bibiyahe. Tiniyak ng PCG at ng Batangas Port na hindi overloaded ang mga sasakyang pandagat. Ayon sa PCG, posibleng mas dumami pa ang mga bibiyahe bukas hanggang Lunes. We have already more or less mga 100,000 no, na napasahero, inbound and outbound yan. Kansilado muna ang leave ng mga tauhan nila habang naka-heightened alert hanggang September 1. Sa Davao City, hindi pa man pasukan, marami na ang commuters. Kaya sa Martes na mismong unang araw ng klase, daragdagan ang mga bus kapag peak hours. May mga augmentation bus service naman sa mga rutang maraming pasahero. All major roads in Davao City, lalo na yung may mga schools na mga major roads, as early as 5:30 in the morning, we are already deploying traffic aids and mga traffic enforcers to assist motorists, not only motorists but also pedestrians. Asahan din daw na makakabigat sa daloy ng trapiko ang mga construction sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita, anumang oras, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.